Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po lahat ng mga OFW. Mayroon nga po pala akong dinadiagnose na power window. Hindi po siya gumagana, pag minsan gagana. So, pawala-wala po. Pag minsan pag nakasara itong bintana, itong pintuan, nakadikit dito. So, gagana po siya. Pag nakaangat siya, hindi po siya gagana. Kaya, kung iisipin po natin, body ground po yung yung problema. Kasi, kapag nakasara po, itong lock na to, connected po dito sa body. So, mag-isip po tayo na bakit hindi gagana pag nakabukas. Pag nakasara, gagana siya. So, siyempre po iisipin ko, body ground po ang problema. Pero hindi ganun po eh. Ang nangyari pala, hindi body ground yung naging problema. Ang problema po ay nagkaroon po ng putol dito sa gitna ng pintuan dito sa loob po. Magmula po dito sa socket na to, mayroon din po sunog dito. So na-rectify ko na po yung sunog, pero mayroon pa po palang nakatagong problema dito sa loob itong pintuan na to. At ito po yung naging problema. Ito siya oh, putol. Magmula po dito. Kaya hindi po talaga makita basta-basta. Pag minsan gagana siya, pag minsan wala. So, medyo may kaguluhan po. So, ang ginawa ko po, hinila ko po itong wire na to. At mabuti naman at naputol siya. Dahil putol naman na talaga. So, sinuplayan ko po. Tinry kong sinuplayan. Magmula dito sa kabila. Ayan po. Ayan. May power supply siya. So, nagkaroon na po ng power supply dito sa loob. Kaya ito na po, gumagana na siya. Ayan. Kasi tuwing sinasara ko po yung pina-final ko na yung trabaho ko, pag nilalagay ko na yung finisher ng pintuan na to, yung pinaka-cover, bumabalik yung problema. Kaya nakakalito rin po. So ngayon po ay okay na po siya, hindi na po siya bumabalik. Kasi nakita ko na po yung ano rito, yung putol sa gitna. At ayusin ko na lang po to para ipa-finalize ko na. Kasi okay na po to. Itong window controller naman na inaakala ko may problema rin, pero wala po pala dito. At itong switch wala rin po. So ang wiring po ang naging problema. So ngayon po ay ipa-final ko na talaga to, at na-confirm na talaga po na ito na talaga yung problema, hindi po yung body ground. So aayusin ko na po yung mga wiring nito, at mag-cleaning din po ako ng mga terminals para sigurado pong maganda yung mga connection ng mga terminals dito. I-contact cleaner ko po para hindi po paulit-ulit yung problema, kasi may kalumaan na po tong sasakyan na to.
Katulad po nito, oh, mayroon pong mga umido dyan. So, kailangan pong i-cleaning din ng contact cleaner itong mga ganitong klase. At ito po, ayusin ko na po yung pag-arrange ng mga wiring. At ilalagay ko na rin po yung cover nito. Kasi nakita ko na po yung dahilan. At hindi na po paulit-ulit yung pagpatay-sindi ng power window motor. So kung nagustuhan nyo po yung video kong ito, please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod po na video mayroon po tayo mapapanood. God bless all po.